subalit may hindi kaya. Ngayon ang pag-ibig ng Diyos sa may tapos sa kanilang. Ang silangan ang kanilang kung gaano ang distansya. Ngayon-ngayon ang pagtingin sa sinuman ng kasalanan. Sumunod ka sa akin.
Nang kanilang nagawa sa
sa pagkakaunawa ng mga bagay na pinakailangan na ilalang sa kalupaan. Kaya magmula ng binahagan ng Yesus, tinanong niya sa Pedro, at sa bawat tanong na ito, ay sinasabi niya, pahalin mo ang aming mga lupa. Pahalin mo ang aming mga lupa. At ang pahalin mo, yung salitang binayo ng buong lupa, para kay Pedro, pahalin mo ang aming mga lupa. Sabagat maraming tao, na magamang sa mga ginagawa natin, ay akala natin ikaw ay ibig, pero maraming tao ang nagpupulog. Hindi na ba nagpupulog sa mga lakas ng bahay? O sige nagpupulog? Dahil hindi lang ang kanilang dahil. Sila nagpupulog sa mga walang nagmamahal sa kanila. Sila nagpupulog sa mga walang kumakalina sa kanila. Sabagat walang kumakanggap sa kanila. Marami mo kung tiniyang punangod ako yung mga pangyayari na pangita natin sa ating unang ginagalawa. Sa mga tao na kusari na nita mo natin, no? Yung mga tinatawag namin pagpapang yung mga tao na hanggang ngayon ay nalihilap sa kanila na nagayunan sa mga sila pinamahal ng mga tao na sa paligid nila. O maaaring pinamahal sila ng mga tao na sa paligid nila, pero hindi nila maramdaman yung pagmamahal nila. Why? Sila ang pagmamahal yung pinamahal mo, pero hindi naman yung pumahal. Kaya mga napakalalim ko na mga itinayin ng buong kapal, pahalan ko ang aming mga lupa. Pahalin mo ang aming mga lupa. Kaya pahalin ko, umisan mo napakaawa ng sarili natin. Sabagat, isang pagkakataon niyo na kung saan niyo may pahalan, particular ay ilang pahalan. Kasi, dalawa po na kung saan niyo makita natin ang kayo ay mapapahalan sa sa salita ng Diyos. Kung ipapaliwanag sa inyo, kahit pa paano na maayos, bagamat po alam natin yung isang oras o kahit ilang minuto na yung pagpapaliwanag ay nagkulang ng utak. Pero huwag po naman huwag natin kalimutan. Mayroon pa akong tinanggap doon sa salita ng Diyos. May nakuha pa ako kahit konti. Ako bilang pare, hinahintay pa ako kahit paano para kayo ay mayroong buyangin. Pag ito'y nilala, may makuha pa kayo na ito yung inyong pag-uusapan o inyong mismo pag ito'y nilala kahit nasa personal inyong pagkakalawa. Napakuwi pa nyo ang makita nyo na tinapagod pa rin ng Diyos. Pinamahal mo ba ako? At ano yung kahulugan ng pahalin mo ang aking mga lupa? Sino yung una? Yung salita ng Diyos. Pangalawa, yung patuloy na yung pangyaya mo, huwag kayong magkakasala. Bakit? Kasi kung may magkakasala, hindi kayong kapatid ng pagkakasala. At kapag kayo ay hindi makatanggap ng Diyos, hindi yung maniwala mo, hindi ninyo makakaisa ng Diyos. Hindi ninyo makakaroon ng kanyang kanawa na Diyos. Kaya kung patuloy natin pinaanyan ng bawat isa, na huwag magkasala. At kung naway mo sa estado ng pagkakasala, huwag ka magkakaroon. Bakit? Hindi lalo kong magkakasala. Baka
That's
at sa kanyang anak na sinuruya para paluligtas sa daigdig na ito. Upang pagdating sa iyo, pinaliwanag ng mga alay ang aming katuwa
kasama ang kapatay matapos. Nalibigin mo lang ang si Jesus ng Panginoon namin. Siya na yung makiyar sa lupin bilang hari ng nakilang sinasamba ng mga amin. Siya nga ang tinapapagilo na ikuso sa iyo para sa namin. Siya ang tagapasya sa tubod kalamitan. Hindi niya nilimin ang siya ng mga namin ng pagkatao. Sa pagkakulong sa mga mo, sa pagkakami ang katawan sa ako, ang pagkakit niya katiyama kung sa sakin kami sa iyo. Kaya ay sa mga amin, si sinawin ang pagkuli sa iyo na walang kumpay sa kalamitan. Kami nagpupuli sa iyo, katakita. Thank you.
sa pamamagitan ng mga aming Panginoon, Jesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa kanya lahat ng parang nagpapuhay sa iyo, doon sa mga kapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawa na. Thank you.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aayos ng mga kasalanan sa lugar. Mapapagod ang mga inangangiyaman sa bigin ng Kordero. Thank you.